tunay na pagkatao ni PBB Fiang at bakit siya ang pinakasikat sa Pinoy Big Brother ngayon? Kontrobersyal at pinag-uusapan. Ganyan nga kainit ngayon ang pangalan ni Fiang ng PBB Gen 11 na naging laman na rin ng ilang mga social media platforms. Maraming nakatutok sa reality show ng ABS-CBN. Pero ang season na ito na yata ang isa sa pinaka-pinagkakaguluhan ng mga viewers ngayon. Iba't ibang mga klase ng tao ang pinagsama sa iisang bahay upang makita kung paano sila makisalamuha sa iba. Subalit sa pagpapakatotoo ni Fiang, marami ang pumupuna sa kanya na grabe ang pag-uugali niya. Nagsimulang umingay ang pangalan ni Fiang matapos siyang sumali at pumasok sa loob ng bahay ni Kuya. Marami ang nagulat sa inasal ni Fiang sa harapan ng hapagkainan, kaya naman hindi na itago ng mga housemates ang kanilang pagkainis sa kanya. Ang rap challenge naman sa pagitan ni Jazz at Fiang ang mas nagpainit sa matinding issue na kinakaharap nila ngayon. Imbes kasi na maging challenge lamang ito, naramdaman ni Fiang na naging personalan na dahil nadamay ang mga taong malapit sa kanya na hindi naman kilala ng mga housemates. Isa na rin ang tungkol sa mga suitors o manliligaw ni Fiang. Napaiyak na nga lang ito nang kausapin si Kuya sa confession room at naglabas ng kanyang saloobin sa pinagdaan ng challenge. Kaya naman kilalanin natin ngayon kung sino si Fiang sa tunay na buhay. Bakit ganoon na lang kalakas ang presensya niya sa maraming tao at suportado siya ng mga ito? Ipinanganak si Ashley Sophia Smith noong May 14, 2006. Mayroon siyang isang kapatid na lalaki. Sa Jose Rizal University o JRU naman nag-aaral si Fiang bago siya pumasok sa PBB House. Hilig niya ang manood ng mga movies at mag-travel at mangolekta ng sapatos na Jordans at mga perfume. Makikita rin ang ilang mga tattoos ni Fiang sa kanyang katawan. Sa isang litratong kanyang naibahagi sa social media, ipinakita niya ang pagbili niya ng isang white Honda HR-V 1.5V Turbo. Isang espesyal na araw naman ang naganap sa pag-celebrate niya ng kanyang 18th birthday dahil nakita ang pagsasayaw nila ng kanyang pinakamamahal na ama. Full support ang ibinibigay ng kanyang ama sa nag-iisang anak na babae sa mga hilig nito at gustong gawin sa buhay. Ang kanyang ina naman na si Myrna Smith ay walang pagsidla ng tuwa dahil sa suportang ibinibigay ng mga tao sa kanyang anak. Iyon nga lang ang kapalit ng suportang ito ay ang pagkamis niya ng malala sa kanyang panganay. Ipinakilala si Fiang bilang ang anak kabugyerang influencer ng Mandaluyong City dahil sa dami ng kanyang followers sa social media. Sa TikTok, kung saan siya mas popular ay mayroon siyang 6.6 million followers at umabot na rin sa 166 million ang likes ng kanyang mga videos. Sinimulan naman niya ang kanyang YouTube channel noong panahon ng pandemic taong 2020 at ngayon ay mayroon na siyang mahigit 100,000 subscribers. Ang pinakahuling upload na nakita sa kanyang channel ay noon pang April 21, 2024, kung saan gumawa ito ng Jowa Challenge in Baguio kasama ang isa pang content creator na si Sean Kelly Panganiban. Bukod sa YouTube, nariyan din ang ilan pa niyang mga social media accounts tulad ng Instagram, kung saan nakakuha na siya ng 360,000 plus followers at 500,000 plus na rin sa Facebook, kung saan isang gamer ang nakalagay sa description ng kanyang page. Nakikita rin siyang nag-e-endorso ng ilang mga beauty products tulad ng Suki Skin Essentials, YOU Beauty at Skintific. At dahil influencer si Fiang, hindi maaaring wala siyang makatulong na mag-handle sa kanyang career. Kaya naman pumirma siya ng kontrata sa Manix Management. Ito ay pinamamahalaan ng sikat na young entrepreneur na si Manix Carancho na gumawa ng pangalan noong panahon ng pandemic. Ang Manix Management Headquarters ay matatagpuan naman sa Urdaneta City, Pangasinan. Ang nasabing kumpanya ay itinayo noong 2021. Ang kumpanya ay nahahati sa iba't ibang functions
mayroon itong Manix TV, Manix Music, at Manix Gaming. Layunin nila na maging number one social media management sa bansa. Kasama rin sa roster of talents na pinamamahalaan ng management, sina Nix Orense na sikat sa TikTok, si Jersey Adams na nagsimula noong siya ay 10 years old lamang at naging bahagi ng iba't ibang boy groups hanggang sa sumali siya sa social media. Ang kambal na sina Sofia at Sabina Rondilla na sumikat sa kanilang kapitbahay content sa TikTok. Nariyan din sina Monica Calusin ng Tawag ng Tanghalan sa Showtime, Riri Navarro na kilala bilang Bangus Queen at marami pa. Sa loob nga ng tatlong magkakasunod na taon, kinilala ang Manix Management bilang number one talent management sa Pilipinas. Ang pagpasok ni Fiang sa PBB ay kasiguraduhan na mayroon siyang kalalagyan sa showbiz kung nanaisin niyang lumawak pa ang kanyang piniling karera. Malaki na rin kasi ang naitutulong ng kanyang pangalan ngayon sa kasikatan niya at para sa mga supporters. Nais nilang manatili siya sa bahay hanggang sa pagtatapos ng season. Deserve daw kasi ni Fiang na manalo dahil sa pagiging totoo niya sa mga kasama sa bahay. Pero may ilan naman ang nagsasabing involuntary exit na siya ng kanyang ina dahil hindi na nila matiis na makitang binabash ng malala si Fiang. Lalo na noong nagka-issue sa pagitan nila ni Jazz. Dating magkasundo pero nagkaroon ng lamat ang kanilang samahan sa loob ng bahay ni Kuya. Iyan ang maaaring maging paglalarawan sa samahan ngayon ng dalawa sa pinag-uusapang housemates sa Pinoy Big Brother Gen 11, sina Jazz at Fiang. Naging matindi kasi ang mga parinigan at issue na bumabalot sa kanilang dalawa na napapanood sa bawat episode na ipinapalabas ng PBB maging sa kanilang livestream. Nagkaroon pa nga ng love triangle sa kanila ni na Jazz at JM. Pero hindi naman nagtagal ay nakita ng marami ang unti-unting pag-aayos ni na Fiang at Jazz. Matagal din kasing inasahan na mangyari ito. Sa tulong ni Kuya ay muling manunumbalik ang magandang samahan ng dalawa. Dahil din sa koneksyon nila at pagkahilig sa outer space, hindi nila napigilan na buksan ang kanilang bibig at magkaroon ng small talk habang magkasama sa iisang silid. Awkward man noong una, nagawa pa rin nilang magpansinan. Nang pakitaan kasi ni Jazzy Fiang ng libro tungkol sa UFO, lumambot ang puso ni Fiang. Naramdaman din ni Jazz na sobra ang pagkamis niya sa taong itinuring niyang mabuting kaibigan sa loob ng bahay. Marami pa nga ang aabangan ng mga viewers na mga kaganapan sa loob ng bahay ni Kuya. Sobrang invested na kasi ng mga ito sa panonood ng programa. Pero isa lang ang alam ng mga supporters ni Fiang. Ilang beses man siyang maging nominado na mapalabas ng bahay ni Kuya, patuloy pa rin siyang ililigtas ng mga tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi man siya kasama sa mga nominado ngayon. Inaabangan ng mga manonood kung sino kina JM at Jazz ang mapapalabas ng bahay. Si JM ba na super close kay Fiang? O si Jazz na nakaalitan ni Fiang? Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Send your thoughts in the comment section below.